Isa pong nakakatakot itong bagay na akin pong ikukwento sa inyo. Ito po ay ikwento ng isa pong kapatid natin sa Panginoong Hesukristo. Sila po ay mga masasabi po nating panatiko during that time na hindi pa sila mananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Until siyempre, sa kagandahang loob po ng Panginoon, sabi ng Bible, at just the right time, God sent His own Son, born of a woman, live under the law. Yan po si Jesus Christ. Bakit ko po sinabi ang verse na yan? Dahil may timing po ang lahat. Huwag mong sabihin panatiko yan. Huwag mong sabihin kada ganun, nandun siya sa lugar na yon, ginagawa yung mga ritual. Dahil pag dumating na yung right time dyan na makakilala kay Jesus yan, magiging mainit pa yan kaysa sa atin. Sinasabi ko po sa inyo. Yun po yung nangyari sa kapatid natin sa Panginoon. He was telling us, nangyari po ang kanyang pagiging born again. Siya po yung nakakilala sa Panginoon taong 1990. Okay, so 1990, it was how many years ago? 34? Yeah? Okay, 34. So, bago siya maborn again, bago sila maborn again actually, nung kanya pong family, sila po ay merong, paano ko ba sasabihin to? Santong bangkay. Alam po niyo yung santong bangkay na yan. Actually po, kung tutuusin po, itong santong bangkay na ito, ito po ay ipinaalaga lamang po sa kanila ng kanilang panatiko din na ate. Bali, kapatid po nila, kapatid ni brother na panganay, ate nila. So, since nasa States, nasa Amerika, so kailangan na mag-aalaga. So, sila po yung nag-aalaga dati. Until nung naborn again na po sila, ang sabi niya, alis na tayo sa bahay na to dahil may mga bagay na na-against sa pananampalataya natin. Ayun pong sabi niya. Kung tutuusin, sabi naman niya, hindi naman tayo maapektuhan ng rebultong yan. Oo, sabi po niya. Pero ang problema kasi, may dumarating dito tuwing hapon, actually tuwing Biyernes po yun, may pumupunta po roon at nagdarasal. Oo, at tinatawag po silang pamilya na magdasal. Sila po yung naghahanda. So parang feeling po nila, sa kanila pong conviction ha, sa kanila pong conviction, sa akin po kasi wala yun eh, pero sa kanila may conviction sila na parang nakikihati sila sa ganong pananampalataya. Pero ang point ko naman po, maski nandoon ka, kung sa puso mo naman kasi alam na ni Lord, pero iba po ang conviction nila kung ginagalang ko yung faith nila. Okay, so sabi niya ganon, fine, lilipat na raw sila ng bahay. Aalis na sila dun sa dati nilang tinitirahan. Okay? So, naghanap sila ng matitirahan at nakakita naman po sila. Bali, sa kamag-anak din naman po, sa kamag-anak ng asawa niya. So, hindi naman po ganun kamahalang sisingilin, no, sa pagpapaupa. Pero, nagtaka po sila. Ito na po yung mga mysterious things na nangyari. Simula nung nagbalak silang lumipat. At ito po, maniwala kayo, hindi. Nangyari lang po sa lahat po ng ito, nangyari lang po ng 3 araw. They planned, sabi niya, Webes. We planned Thursday na lumipat. Okay. Parang ang bilis-bilis na mga pangyayari na lumipat. So, itinawag nila dun sa sister niya. Ate niya, nalilipat sila. Hindi raw po naging maganda yung salitaan nila, yung usap nila. Dahil, kung mo nagpalit ka ng rehilyon, ayan pong sinabi sa kanya. Nagpalit ka na ng rehilyon, iiwanan mo na yung kinalakihan natin, ayan ang sabi po sa kanya. Baka nakalimutan mo, sarado tayong ganon, nakakandado tayo, ganon. Then, hindi kumikibo si brother. Bali, uncle ang tawag ko dito. Sabi niya ganon, God bless you, ate. Kung ano yung naranasan ko, sabi niya, I'm praying maranasan mo rin. Paano mo mararanasan? Sabi rin ng kapatid niya sa Amerika. Iiwanan mo ang Diyos. Kanya, yung Diyos daw, yung
Yun po yung bangkay daw. Iiwanan mo siya. Siya ang Diyos. Iiwanan mo. Lalo kang mamalasin. Ganyan. So, umpisa. Siguro ang pinaka-first sign na i-consider, kinonsider niya, nag-away sila. Ating magandang, yeah. Sige, kanya. Umalis ka. Kanyang ganun. Sabi niya ganun, the house will not be ready until Monday. Sabi niya. So, dito muna kami. Sabi niya ganun. Kayong bahala. Kanya. Pero ako, sabi nung kapatid daw niya, hindi ko na muna kayo kakausapin. Nagalit. Alam niyo, totoo po yan. Kasi marami po ako narinig pag may naborn again sa family. Yung iba hindi na kinakausap. Totoo po yan. Mm-mm. Kasi, yung isang kakilala po namin, ganyan din ang case. Lahat sila saradong, alam niyo na kung anong rehilyo yun. Ayoko magbanggit. Oo, din nakakilala yun. Bata pa siya. O, talagang sabi niya, I am the queen of being persecuted. Sa lahat ng binubuli, I am the bully queen sa bahay kanya. Pero sabi niya, hindi bali ng ganon. Total, pag binabasa ko ang Biblia, bidang-bida naman ako, sabi niya. Sabagkat si Jesus, nasa side ko. Well, totoo po yun. Masarap ma-persecute sa ngala ng Panginoon, hindi po ba? Okay, balik tayo sa kwento ko kay Angela. So, hindi sila pwedeng umalis doon hanggang Monday. Sapagkat, ibabakit na yung bahay na yun sa kamag-anak ng asawa niya. Pwede na silang lumipad. Noong Friday, ito na po yung mga talagang hindi nila maintindihan na nangyari. Okay? Noong Friday night, nanonood sila ng TV. Siyempre po, sa salas ang TV. Oo, dala na rin po yung kalungkutan na, siyempre, habang nanonood ako ng TV, kano yung uncle na ganyan, yung bali, brother natin sa Panginoong Jesus, no? Sabi niya, mabigat pa rin ang loob ko, hindi ko makapaniwala, nagalit ang kapatid ko. Pero sabi naman ng asawa niya, talaga namang ganyan, di ba? Pag may naborn again sa family, talagang magagalit sila. Dahil unang-una, hindi naman nila maiintindihan yan, not until sila rin maborn again. Oo, tignan mo si Apostle Paul, sabi ng asawa niya, dati, pinapersecute niya ang church. Dati, pinapersecute niya ang mga believers. Ngayon, nung naging believer siya, siya na ang pinapapatay. Siya na ang pinapersecute, hindi ba? Ah, okay. So, sa ganun daw na paliwanag ng asawa niya, gumaan ang pakiramdam niya. So, praise Jesus. Praise the Lord. Bigla rin kung malampag doon sa pangalawang ano, palapag ng ano. Kasi nasa taas po yung, ano, yung ribulto. Bigla pong may kumakalampag. Ano yun? Nagulantang po sila. So, sila po ay pumanik doon. Doon sa kwarto na kinalalagyan nung ano, santong bangkay nga. Okay. Pagbukas daw nila ng pinto, yung bangkay po naman, as is, nakalagay po doon sa kanyang higaan. Wala po doon sa case na ano ha, sabi niya, nilalagay lang doon sa parang arko ng ano, pagpuposisyon. Pero, hindi po yun nakalagay doon. Nasa kama po yung bangkay. Yung isang araw pong nag-board doon, may border kasi doon, pumasok doon, natakot eh. Oo, mayroon pa, ay, pinapaalagaan doon ang ate niya. May nag-board daw kasi sa kanila dati, estudyante. Pagpasok daw doon, nakita yung natakot. Natakot. Kasi yung bangkay po, 6-footer. 6-foot yung bangkay na yon na ribulto, no? Ayan po ang nangyari. Pagkatapos, ang kwento pa niya, as is naman daw nakahiga. Baka raw guni-guni nila. Pero doon pa lang, imposible, sabi ng anak niyang panganay. Kung guni-guni natin yan, bakit lahat tayo narinig natin yung kalampag malakas? Ganyan raw, dug, 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 parang bolang tumatalbog. At maririnig mo yon dahil doon sa taas noon, kahoy yung, ano, yung sahig. Doon daw mismo sa tapat ng kwarto yon sigurado sila. Kasi dalawa lang naman daw kwarto sa taas. Yung tinutulugan niya at saka yung kinaroroan ng bangkay. Hindi po ba? Mm-mm. Kaya yung kwartong yon dati na tinutulugan nila, pinaupahan daw nila dati nung mangailangan sila ng ano, karagdagang income, mga estudyante. Sabi niya, pinaupahan nila yung kwarto nila kasi sa baba na lang sila natulog. Mm-mm. Pero nung umalis naman yung estudyante, bumalik daw sila doon sa room na yon. Ayun. So, nandoon na naman sila sa taas. Pero matapang din yung mga estudyante, no? Katabi nila sa... yes. Pero ala pa naman nangyaring ganun daw dati. Pero yun na nga po, nung bumalik na sila doon sa taas, syempre, katabi na nila yung, ano,
yung hindi nila akalain na ganun po mangyayari. Until dumating daw yung Sabado, tanghali po ito, ito na po yan. Ito na po yung talagang breaking point kung ba't umalis sila maski wala pa Lunes. Tanghali, kumakain sila. Bigla ro pong merong parang nag-spark, alam niyo yun? Parang sa kuryente. Oh, ano yun? Sa taas na naman. Pumanik sila sa taas. Pero ito na po sasabihin ko sa inyo, hindi na po sila nakatuloy doon sa kwarto sapagkat nakita nila yung bangkay tumayo, nakatingin sa kanila. Nagtakbuhan na sila palabas. Pagkatapos nagpalipas sila sa labas hanggang ano, nagtataka yung mga kapitbahay, bakit hindi sila, anong tawag dito po? Hindi sila pumapasok sa bahay. Hindi na po nila sinabi dun sa mga ibang kapitbahay daw kasi baka mapagkamalan silang baliw. Pero nung pagdating na nung alas 7 ng gabi, pumasok sila as is na yung bangkay at nagbalot na sila. Bumalik na yung bangkay sa higaan niya. Nagbalot na sila, umalis na po Sabado ng gabi. Hindi nagpaabot ng Lunes. Inilak na lang nila yung bahay. Yun po. Yun ang kanyang testimony. Nakakatakot po yun. Kasi nasa Bible po, talagang gagalaw po yung mga imahin sa huling panahon. Tapos, ang pinaka hindi niya malimutan yung itsura ng bangkay, nakatingin daw sa kanila. Ewan nila ba't nagkaganon daw nung aalis na sila dun sa bahay na yun. Tapos, dahil sa takot nila, yun na. Pero, bago sila umalis, nagdesisyon po sila na ipag-pray nila yung ano, bahay na yun. Yun. Hindi natin alam po ano nangyari, sabi niya, at hindi na rin sila bumalik doon. Ngayon daw, sabi naman niya, kasalukuyan, may caretaker na nag-aalaga. So, it's so sad na may mga ganyan pong nangyayari. Pero sabi po kasi ng Bible, lahat po ng bagay sa mundo, fallen. Halimbawa, ganito po. Alam niyo po bang hindi lang po ribulto ng santo ang pwedeng pasukan ng demonyo, maski manika? Alam niyo po yung Annabelle? Alam niyo po bang true story yung Annabelle? Pero hindi ganun, yung totoong manikang Annabelle, hindi po nakakatakot eh. Ang itsura niya parang unan lang siya na nilagyan ng mga patches na mata. Pero huwag kayo, grabe raw gumawa ang devil dun sa manikang yon. Totoo po yon. Kaya ang ginawa ng bansang Amerika dun sa Annabelle, pinalagay siya sa isang lugar na kung saan hindi siya makakapanakit. Talagang ilang beses na raw yun, kinukulong, nakakawala. Ganun po. Kaya sabi ko, hindi lang po santo ang pwedeng pasukan. Ngayon, ito na po, laliman natin, no? Bakit po? Ba't po sinasaniban ng espiritu yung mga santo at mga manika? Isa lang po ang sagot kasi binubuhay po ang mga yan ng dasal. May dinadasalan nila, kinakantaan nila. Pag ganun po, mabubuhay talaga yan. Pwedeng sapian yan. Para linlangin yung mga sumasamba sa kanya. Kasi kung tutuusin kami po, meron po kami mga ribulto rito, yung mga ribulto po ng mga magulang namin, ng mga, mga ninuno po namin. Mga magulang namin, born again na eh. Mga ninuno. Binilin din sa kanya. So, sabi, wala namang kaso sa amin yan. At saka pinag-pray na lahat yan. At saka believers po kami. So, may blood kami ni Jesus. So, hindi kami pwedeng galawin ng mga yan. Wala naman po kung ginagawa sa akin ng mga ribulto na yan sa amin. So, thank you Jesus for that. Kasi believers po tayo. Hindi po ba? So, ayun po. Kaya sinasaniban niya mga yan. Kaya sabi ko po sa inyo, pag kinakandilaan mo, binubulaklakan mo, pinoprocession mo, ibang usapan na yon. You're worshiping it. You're worshiping that. And it's not good. Dahil sa totoo lang po, talagang yung path para pasukan yan, you are entertaining it to enter it. Yeah, totoo po yan. Ngayon, ano po ang tamang paraan diyan? Isa lang po, in Jesus' name, be gone. In Jesus' name, layasan mo yung ribulto namin. Pero kung may tatapon yung ribulto, kung maganda, kasi antik yan. Pero layasan yan ng demonyo. Pero kung takot ka talaga, pwede mong i-dispatch yan, ha? Kung takot ka. Pero believer ka, matatakot ka ron. Ako, sabi ko nga doon, Uncle, puntahan natin, malayo. Kanya, hindi ko na po babanggitin yung lugar pa to be safe. Isa pong province na malayo dito sa Maynila. Ayaw niya nang bumalik doon. Bukod sa malayo, sabi niya, I'd rather forget it. Kanya, kasi nakakatakot.
Pero ni-remind siya ng pastor, believer ka na ba? Oh, pero yung experience talaga nandun. Sabaka, hindi mo siya mable-blame. Talaga po. Ang hindi rin makalimutan yung sa hagdanan, yung parang may nag-spark. Ano yun? Siya pinatakot sila, baka may sunog. Di ba? Hagdanan yan. Hindi na po sila nakaano. At buong pamilya sila, ha? Kasi ang anak niya tatlo, tapos dalawa sila. Dalawa sila mag-asawa, tatlong anak. Lima sila nakakita noon. Pag ganun eh, nakatingin sa kanila. Parang nanlilisik yung mata nung ribulto. Oo. Kaya sabi ko po, yung mga ganyan, may pathway dyan. Oo. Kung dinadasalan mo lagi, binubulaklakan mo, mabubuhay talaga yan. Pero ang salita po ng Diyos, very powerful sa mga ganyan. Pwedeng itabo yung mga spirit na yan. Kasi totoo po ang familiar spirit na maniwala po kayo sa akin. Yung uncle ko nakakita ng kapre. March? Ay, hindi. Basta, mahal na araw ng Biyernes Santo ng 1978. Nagpapatugtog siya ng Saturday Night Fever na soundtrack nung kay Travolta. Stayin' Alive para yung music. Naging alive mo yung kapre. Kakatakot daw. Ang pangit-pangit daw. Sa totoo lang po. Tapos yung dito sa Sampaloc po naman. Di po ba? Yung meron po kasing ano doon, nakitira doon na kaibigan din nung kamag-anak nung pinsan ko. Doon muna raw siya kasi maghahanap silang work dito sa Maynila. And then, nangyari, may nakita raw siya na parang humihila ng ataol na parang nakadamit ng pare. Oh, hindi po ba? Tapos sabi naman nung isang matanda roon, kuba naman dano, humihila rin ataol. Pero nakita nung isa, nakadamit ng pare, umihil lang ataol at walang ulo. Natakot siya. Umalis dito sa at lumipat na ng ibang lugar. Umalis dun sa lugar na yon. Lumipat dito sa kundi ako nagkakamali, sabi niya, sa Pinobal, lumipat siya roon. Dahil natakot na po siya. Kasi, di ba? May mga evil spirits po talaga. So, mag-iingat po yung mga hindi pa tumatanggap kay Lord Jesus. Pero pag nireceive mo si Jesus, yung mga ganyan, abay, wala nang epek yan. Dahil ang Panginoong Jesus na po ang ginawa mong tagapagligtas mo, ginawa mong hari ng buhay mo. Believe me, no weapon form against you shall prosper. Ano, ikwento ko lang po. Actually, ngayon gusto kong malaman ano nangyari doon sa ribultong yun. Pero sabi ko, nonsense eh. Kasi talagang end times na tayo. Kung ano-ano na yung kababalaghan. Alam nyo, kung tatulungin nyo ako, totoo yung sa Agoo, na yung sa Agolo Union, maliit pa akong bata nun, pero sabi nila, lumuha ng dugo. Posible yun eh. Posible yun. Kasi, di ba, niluluhuran, binubulaklakan, prinoprosis yun, dinadasalan, sinasamba. So, yeah, things like that. Alam nyo bang maraming kwento ng ganyan na gumagalaw yung mga ribulto? Pero itong, wow, grabe ito. Sa Kristiyano talaga, nung naging Kristiyano, napansin nyo, nung naging Kristiyano sila, doon sila inatake nito eh. Doon talagang, di ba? Ha-ha! Yes, yun ang ginawa. Kaya sabi ko, talagang inaatake ng Diablo ang mga believers. Pero itong sasabihin ko, no weapon form against us shall prosper. Because greater is He who resides in us. Diba? Than He who resides in the world. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating channel na ito, I invite you to do so. Click mo ang notification bell. I-share niyo ang video nito para yung kapakinabangan natin na spiritual atin din pong maibahagi sa iba. Ano ba yung mga nararanasan na yan? Baka mamaya nalilito na po kayo na, hey, ano nangyayari? Bakit nakakita ko ng aswang? Bakit nakakita ko ng multo? Bakit ako nakakita ng white lady? Lahat po na yan may dahilan. Dahil po yan ay mga familiar spirits. Who are the familiar spirits? Ito po yung mga espiritong sumama noong nag-rebelde si Satanas. Mga demonyo po yan. Mga fallen angels po yan. Nagkalat sa mundo. Nagkalat sa lupa. Idinideceive ang mga tao. Mag-iingat po kayo pag hindi pa kayo mananampalataya. Baka isang araw makakita kayo ng kapre. Makakita kayo ng white lady. Makakita kayo, yun nga po, makakita kayo ng kuba na humihila ng ataol. Pare na walang ulo, humihila rin ng ataol. Wala, hindi nyo pwede. Yung matanda nga raw po eh.
Nandun din po yung lola. Bali, lola ng pinsan namin yun, no? Pagbukas ng pinto, no? Nakatawa yung Kastila sa kanya. Yung buhok daw niya talagang tumayo. Takot na takot siya. Sabi niya, pag gising niya kinamagahan, sige, alis na ako, ayoko na rito. Sabi niya, talagang ganun po. Pero pag na kay Jesus ka na, walang imposible. Sapagkat lahat, maayos. Aayusin niya kung may nananakot sa'yo at gagawin niyang mapayapang yung buhay. Thank you, and Jesus truly loves us all.